Good morning po, Kongs. May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inattenda ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, walang mahalagang bagong impormasyon, big political dud. Dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso, pero walang basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Wala din po siya doon sa mga nakaraang hearings. So, wala na rin po akong may ko-comment kasi lagi naman po siyang wala doon. Well, opinion ni Congressman Alvarez yun, and kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin, no, yung mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni former President Duterte, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagrereklamo, yung may mga isyu sa kanya, na harapin ang dating pangulo ng diretso, no? Napaka-importante nito para at least ano, mabuksan yung mga isyu na kinaharap ng ating former president. Lalong-lalo na yung isyu sa extrajudicial killing doon sa isyu sa korupsyon at sa kung ano-ano pa, no? So napaka-importante na nabuksan ulit yung mga isyu, lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na isyu ng dating pangulo. So you think po, base sa hearing, may solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Hindi pa naman po tapos yung mga hearing. So talagang kailangan po nating uliduhin, no? Alam naman po natin, hindi naman, we're taking steps, pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So, kung mayroon mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw, as of now, the committee is taking it lightly in the terms of yung nga, kasi binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso, pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokonduct na hearing. So, mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, inaantay namin yung mga importanteng resource person na will shed light to this hearings. Pero, yun nga, patuloy po na umiiwas, patuloy din po. Baka maubusan na po sila ng ipapalusot. So, kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro. Well, meron po tayong ano, no? Meron po tayong tamang departamento na nakakaalam at haharap, no, patungkol sa responsibilidad ng dating pangulo. Naandiyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po, no, ng nila Secretary Rimulya, no, na tinitingnan nila kung ano yung mga kaso na pwedeng kaharapin ng ating dating pangulo, kung ano yung kanyang responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So, sa mga kaso naman, hayaan natin na ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito. Huli na lang po, your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Kong Jay. God bless. Thank you, Kongs. Thank you, Vivian. Next to ask question, Marian Enriquez from Channel 5. Ay, hindi po. Sir, your comments lang po doon sa sinabi raw po ni former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes o basing po doon sa former, sa previous Quadcom hearing na
Ito si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, basically sinasabi po ni Duterte na bagong attack dog daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Actually, hindi ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung hearing po sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, wala. Siguro ito, part ano to? Anong part na ba to? Part 3 na siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep with his own investigation since the Senate pa. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary, parang hindi na lang po niya pinatulan. But ganyan, that's the way he works. So I think he's doing it on his own. Nagbigay na po ng statement, no, ang ating executive secretary, at sinabi nga po niya na ito ay isang kahibangan, ano, yung kanyang statement na yon, no. Dahil sinabi nga ng ating executive secretary na hallucination yon, no. At alam naman natin yung issue ni former Senator Trillanes is 2016 pa, bago pa naging presidente si former President Duterte. Sinasabi na ni Senator Trillanes, no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no, sa dating pangulo, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya. So I think valid lang na kailangan din niyang sagutin, no, yung mga isyo sa kanya, lalong-lalo na yung mga ipinaparatang sinasabi ni Senator Trillanes sa kanya. Sir, last na lang po, kasi I think also dun sa ambush interview after po ng Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun, parang he is urging VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Well, apparently nung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or attend pa sa hearing. Your thoughts on that? Actually, hindi ko napanood yung interview na yun. Pero hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa hearing sa good government. Kasi ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya, kasi I'm sure she will answer on her own time, sa pinaka-komportableng time na meron siya. Pero I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former president yung kanyang anak na si Vice President Sara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil gusto lang naman natin is yung malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong accountability and transparency sa mga issues, no? At katulad nga na sinasabi nga ni Vice President na nung umattend daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya tinanong, wala naman daw siyang ginawa kundi umupo. Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang legal responsibility sa kanyang mga sinasabi. So, we invite again the Vice President to attend, no? And sana mag-take na siya ng oath para at least lahat ng sasabihin niya doon sa ating committee, sinumpaan niya, at higit sa lahat, ano, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan, no? Laban sa mga issue na kanyang kinaharap. Read out your questions, Marianne. Thank you. Janes Capanti from JMA Online, please proceed with your questions. Sir, good morning po.
Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs. I understand sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs. How do you appeal to the Senate also to do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statements, sir. Yun muna. I guess we will not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Syempre discretion po nila yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues saka slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, eh noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba, parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yun, underutilized sila. Hindi nila na nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direktang mawawalan po ng trabaho. Ano ulit yung question? Paano yung 200 na mawawalan ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan, but I understand sa House version kasi Congressman Stella said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or yes. Where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi, sabi ni Vice President Sara na mawawala ng trabaho para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya justify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawala ng trabaho. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho. At maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Lang on the reward, since you mentioned it already. The reward, information, the reward is for any individual who can provide information about those signatories na may suspicious names. No, on top of the Mary Grace Piatos lang. Sino yung makakapagturo, no? At para malaman natin kung sino yung ano, no, makakatukoy, no, nung pagkatao ni Mary Grace Piatos at matutulungan tayo na maiharap siya, no, sa hearing, no, kasi gusto naming malaman kung may katotohanan ba yung katauhan ni Mary Grace Piatos, no, kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. So right now nagbibigay ng ano, nagtulong-tulong yung mga miyembro ng Quadcom, ng Blue Ribbon, voluntarily nagbigay, no, para malaman, para at least
we can put to rest, no? Na kasi kami, hindi kami naniniwala na totoong may Merry Grace Piatos. So, sinasabi nila, totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahalap si Merry Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman para at least patapos na rin yung trabaho namin sa Blue Ribbon. Sa katagdagan ko na rin, ma'am, no, pag nakikita mo kasi yung mga acknowledgement receipts, parang pare-pareha yung sulat, parang iniiba lang. Talagang fictitious po yung mga AR. Sabi ko nga, parang ano, parang listahan lang sa sari-sari store yung mga acknowledgement receipts nila na palayaw lang yun nandun. Parang si Boy ganito, parang ganun lang. Eh. So, talagang minsan nakakatawa na lang, actually. Yun nga, sir, that's why I ask kung, kasi I understand may ibang names din na sounds, at least, it sounds suspicious. So, will that cover the reward or yung kay Merry Grace Piatos lang muna? Si Merry Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. So, we want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows eh. Pag wala si Merry Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na, no? We want to set an example kung ano, sino at saan ba talaga itong si Merry Grace Piatos at least para makilala natin kasi ang ganda ng pangalan niya, ang sarap ng pangalan, eh, di ba? Kagutom. Thank you, sir. That's all from my end. Thank you. Thank you. Are there any further questions from our media friends? If there are none, we will accommodate the phone-in question from a former colleague from GMA Des, Jenna Balauro. Nag-submit po ba ng bank waiver si Digong? Next hearing, sino invited? Ano update ng Quadcom kay former Colonel Garma? Thank you. Yung sa waiver, nakita nyo naman po, paiba-iba po yung paiba-iba po yung sagot tungkol sa waiver. Nung una, mag-execute po ng waiver. Nung meron na po tayong ginawang waiver sa Quad, magpapaalam daw po sa asawa. Pero, klaro naman po na yung na-mention po dun sa waiver is yung joint accounts. Not with the wife, but with the VP, no? So, iba-iba po yung sagot eh. Iba sagot dun sa second floor, iba sagot sa hagdanan. Pagdating po dun sa ground floor, iba na naman po yung sagot. So parang ang hirap po na basahin. Pero wala pa pong ine-execute na waiver. Nagbitaw po siya under oath eh. So inaabangan po ng lahat 'yon. And sa Quad po inaayos pa para sa next hearing. Mag-uusap-usap muna po siguro yung mga members ng Quad para po ilatag ng maayos yung next na hearing. Hindi ko na sabihin, episode. Sir, sorry, clarification. Sorry, na-mention po kasi before ni Kong Ace last week, after po ng Quadcom with President, former President Digong, na Thursday daw po yung hearing, that's 21. Pero wala pa po sa calendar. May update on that? Kinonsider po kasi namin na may mga nabagyo na districts. So, lalo dyan po sa South Luzon. So, pagbigyan din po natin ng konti yung mga kasama natin na congressman, lalo yung mga hard hit na areas. Baka may changes lang. Pero if wala pa pong changes, then we will stick with the calendar. Rosalicas from UNTV. Clarify ko lang po yung sa reward kasi nabanggit niyo po na nag-ambag-ambag Quadcom tsaka Blue Ribbon. Ba't kasama po yung Quadcom? Kasi halos lahat naman ng members din ng Quad ko, member din naman ng Blue Ribbon yan. Eh. Nakikita nyo naman na almost same, no? So, yun nga, dahil kami rin din yung magkakasama doon, so, mas maganda kami na rin yung nag-usap-usap para at least malaman na natin yung katotohanan. Kasi napaka-importante na ma-resolve natin at makita natin kung ano yung totoo regarding sa kung ano nangyari sa confidential fund ng Office of the Vice President
at saka ng Department of Education para at least hindi na ito maulit at makapagpasa tayo ng batas para ma-safeguard natin yung pang-aabuso nangyari sa confidential fund. Okay, thank you. If there are no more questions, we will give the floor again to our distinguished guests for their short closing remarks. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. At least na andito po kayo upang malaman kung ano yung totoong nangyayari sa trabaho ng Kongreso at sana naging ligtas po ang inyong mga lugar doon sa nakaraang bagyo. At huwag po kayong mag-alala, ang Kongreso po ay hindi humihinto, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong. Hindi lang naman po yung committee hearing, no, ang iniisip nating trabaho. Binibigyan din natin ng importansya, lalong-lalo na ngayong mga panahon na ito, yung mga nangyayaring sakuna, no, sa ating mga kapaligiran. Kaya nga, ulitin ko kanina, 24 truckloads ng relief goods na ang lumabas sa House ngayon. Nagpapasalamat tayo sa office ni Speaker Martin Romualdez, sa ating mga kasamahan sa ating party list, Alona party list, at I think sa Filreca, no, na nagtulong-tulong at least, no, para makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mamamayan. At yung mga financial assistance, no, na ibinibigay ng ating pamahalaan sa tulong, siyempre, sa pangunguna ng ating Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. No? So, hindi tayo nagpapabaya at patuloy na tutulong at magbibigay ng suporta, lalong-lalo na sa ating mamamayan. So, itong mga hearing na ito ay parte lang ng ating trabaho, pero hindi natin napapabayaan yung pagtulong, no, sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Thank you. With that, we are now ending our press conference. Thank you, Chairman Kong Hoon, and congratulations, Deputy Majority Leader Ortega, for joining us today. To everyone, maraming salamat po. Magandang umaga po ulit.